araw ay nandito tayo ngayon sa likod ng isla ng Kanipo upang maghanap muli ng mauulam at kung makarami ay makabinta na rin dahil medyo gipi tayo sa panglod. At sana ay maunawaan nyo ang ating sitwasyon na minsan ay maka-upload man lang tayo pero napaka-ikli dahil walang chance na pumunta tayo ng malayong lugar upang makapamana dahil wala tayong kasama. Dahil ang ating kabady na si Joy Adventure ay nasa Puerto Princesa pa. At siguro, awa ng Diyos na pag-uwi niya ay makapamana tayo sa malayuan. Kaya, tara, salamat sa inyong lahat. At syempre, sa inyong walang sawang pagtitiwala, samahan niyo ako sa araw na to. Let's go! Pagkatapos natin mag-prepare mga ka-channel ay bumaba na ako at ito ang bumungad, isang napakalabong dagat pa rin, wala pa rin pinagbago at sana ay makadali tayo sa araw na to. Nang pagdating ko dito sa bagyang malalim ay medyo gumanda ang kulay ng dagat at unang dive natin sa araw na to, isang coral trout or lapu-lapu na nasa gilid ng batong to. At nung tirahin natin ay tinamaan naman. Yun nga lang dahil sa sobrang palag at di natin napuruhan ay nawasak ang bahagya ng kanyang katawan. Akala ko akin na. Yun pala ay nakawala pa. Sayang. Pagkatapos kong makapag-relax at makapagpahinga mga ka-channel ay sinisid ko upang hanapin yung lapu-lapu na nakawala. Yun nga ay pagsilip ko dito, sobrang hirap ng mga butas kaya di natin nakita. Sayang, malaki na sana ang lapu-lapu na yun, nasa mga kulang-kulang 3 kilo. Di ko pa rin talaga nakita kaya umahon lang ako mga ka-channel. At dito sa unahan ay muli akong nag-dive dahil may nakita tayong lapu-lapu pa rin. Pero pumasok sa bato kaya di natin natira. Sayang. Halos malalaki na sana yung lapu-lapu na nagpakita sa atin sa panahong ito. Yun nga ay napakailap. Kung di man lang makawala ay tumatago sa ilalim ng bato. Another pagsisid mga ka-channel kung saan mayroon na naman tayo nakita ang isang lapu-lapu. Good size na ang lapu-lapu na to at sana ay makuhan natin to. Ayan oh. Boom! At di nga tayo nabigo mga ka-channel. Unang isda natin sa araw na to, isang coral trout or lapu-lapu. Ang ganda ng pagkakatama mga ka-channel at sana sa lahat ng tinitira natin ay ganito ang pagkakatama. Okay kayo. Ayun, may sinuka pa. Maliit na isda. Naku naman. Sayang yung isda na to. Kinain ang isda. Isda rin ang kanya kinain. Pagkatapos kong matira ang isang good size na lapu-lapu ay nag-dive ako muli dito sa spot kung saan ko nakita yung isang oversize upang hanapin natin. At nung pag-dive natin ay yun nga, di natin natira. Sayang talaga ang lapu-lapu na yun. Ito talaga ang pinakamas maganda mga ka-channel sa isang espero kapag namamana ka na may dala kang light. Shoutout nga pala kay Bay Binji na nagbigay sa atin ng flashlight
or nag-sponsor sa atin ng flashlight. Another pag-dive na naman mga ka-channel, at kung napapansin nyo po, halos lapu-lapu ang ating nagiging target halos sa araw na to. At ito isang oversize nung tirahe natin ay boom, sablay. Sayang. Pagkatapos kong mag-load ng pana mga ka-channel ay nag-dive ako muli dito sa bato na di ganong kalakihan kung saan tumago yung lapu-lapo na natira natin. At nung silipin ko dito ay puro maliliit na isda ang nasa ilalim. Saan kaya tumago yung lapu-lapo na yun? Medyo may kahirapan ang mga butas mga ka-channel. Kung makikita man natin ay wala ding chance na makukuha natin at matitira man natin, pero delikado na mag-stack ang ating shop. At syempre, hindi natin susukuan yan. Pagkatapos natin muling nakapagpahinga ay sinilip ko dito sa kabilang side ng batong to, at ang di inasahan ay ito ang nangyari mga ka-channel. Dito sa unahan ng bahagya ay mayroong butas, ayan. At nung pagsilip ko, isang surahan ang ating nakita, kaya humanap ako ng magandang angulo upang matira natin. Yan. Boom. Di naman tayo nabigo nung pagtira. Tinamaan naman. Yun nga ay medyo nag-stuck ang ating pana. Gaya ng sinabi ko kanina, medyo delikado talaga kapag tumira ka sa mga ganitong sitwasyon. At umahon muna ako ng bahagya upang makapag-ipon ng mas maraming hangin. Pagkatapos kong makapagpahinga ay agad kong binalikan ang ating shop upang tanggalin ang isda na nag-stuck dito sa bato. Ayan, nung pag-light natin mga ka-channel at pumiglas yung isda, kaya lumuwag, at nung pagtanggal natin di tayo nahirapan. Salamat naman. Ang laki mga ka-channel, ayan, nasa mga sobra 2 kilo yung laki ng surahan na to. Ayos, okay kayo, sold na naman ang ihawan natin sa hapong ito or sa araw na to. Muling pagsisid ang ating ginawa dahil isang oversize pa rin na lapu-lapo. At nung pagtira natin ay tinamaan naman sana, pero yun nga, nakatanggal pa rin. Grabe, halos lahat sablay.
At sinilip ko ng bahagya dito sa kabilang part kung saan pumasok yung lapu-lapo na natira natin. Wala talaga. Saan kaya pumunta yun? At dito sa kabilang side ng bato, mga ka-channel, ay lumipat ako upang silipin. Hanggang sa wala talaga tayo nakita. Di ko alam kung saan lumusot yung lapu-lapo na yan. At syempre, kagaya nga ng kasabihan, kapag di para sa'yo, ay huwag mo nang pilitin. Isang tribale ang ating nakita, pero nung pagbaba natin at malapit na tayo sa kanya, undersized mga ka-channel, kaya di ko na lang kinuha. At dito sa unahan ay may napuna ako na isang halamang dagat kung titignan siya, pero ang tawag ng karamihan dito sa amin ay pagaypay or banawg ang tawag sa amin. Ayan, ang daming maliliit na isda. At ang karamihan ng mga isda na to ay kinakain ng kahit anong mga isda, lapu-lapo or mga tribale. Pero wala talagang malalaking tribale na lumapit dito. Ayan, grabe mga ka-channel, halos parang buhangin ang kanilang dami. Grabe, ang ganda panuorin ng maliliit na isda kapag ganito. At sana ay di sila maubos ng malalaking isda. Pabalik na sana ako sa bangka mga ka-channel upang uuwi. At napansin ko dito sa gilid ng malaking bato ay may gumalaw na kulay itim. At nung nakita ko nga siya ay isa palang Marlboro grouper or luba. Lumabas ang kanyang ulo pero alanganin tirahin kaya di ko pinilit. Baka mahirap na. At pag tinira natin ay matatanggal din. At nung pag-dive natin kanina mga ka-channel ay di ako nagtagal upang umahon. At ito nga, muli kong binalikan upang hanapin ang Marlboro grouper or luba na nakita natin kanina. Yun nga lang, nung pagsilip ko dito sa side na to ay wala dito. Saan kaya tumago ang luba na yun? Ang laki ng butas dito sa ilalim. Halos parang building ang daming lusutan. Ayan, nagkagulo yung maliliit na isda. At ito talaga ang pinakamaganda sa lahat kapag mayroon kang isang flashlight. At ang ginawa ko mga ka-channel ay lumipat dito sa kabilang side. Baka sakali na nandito. Pero wala talaga. Kaya ang sabi ni Idol AJ ay back to the surfy. Muli tayo nagsagawa ng panibagong pagsisid mga ka-channel. Sinubukan ko dito sa kabilang side ng bato sa harap ng papuntang malalim kung saan may malaking butas na pwedeng pagtaguan ng luba, pero nung pagsilip natin dito ay iniwanan tayo ng kunting labo ng dagat dito sa ilalim ng bato. Siguro napansin ng luba na siya ang pakay natin. At dito mayroon din butas, nung pagsilip ko wala din. At ang ginawa ko ay umahon muna upang hanapin ang mas matagal dito sa ilalim ng bato. Muli ako nagdive mga ka-channel kung saan natin nakita yung luba na tumago, at dito binalikan ko.
dahil baka sakali na bumalik dito. At yun nga ay di tayo nagkamali sa ating akala. Ayun, nakaharap sa atin yung lupa agad kong tinira. At boom, spine shot mga ka-channel. Ang ganda ng pagkakatama. Ay yan oh, di nakagalaw. Grabe mga ka-channel, parang di tunay. Pero talagang totoo yan. Yun oh, isang dambuhalang Marlboro grouper. First time ko makahuli ng ganito kalaki, 13.7. At bininta natin ang luba na to mga ka-channel, dahil kapag ganito nakalaki ang luba ay makunat na ang kanyang laman. Sobrang saya ko talaga nung makuha ko ang luba na to, at ito ang pinakamalaking luba na nakuha ko sa aking pamamana. At pagkatapos kong masecure ang isda na ito mga ka-channel ay agad kong hinatid sa bangka para mas mabuting sigurado na. Ayan, busog na busog, ang laki ng kanyang kinain. Kinakailangan lang talaga na ayan, nakanganga pa. Ang ganito kalalaking isda ay ating isisipti. Ihatid natin ito sa bangka, baka mamaya iba pa makadaan. At dito habang malapit na ako sa bangka ay nakakita ako ng isang coral trout pa rin na nagpakita sa atin. At nung pagbaba natin mga ka-channel, akala ko ay good size, yung pala isang undersize, kaya pinabayaan ko na lang. Ayan, buti na lang malapit na tayo dito sa bangka at di tayo masyadong nahirapan, kaya karga na natin to. Pagkatapos kong kinarga yung luba at nagdive ako ng ilang dive dito sa lugar di ganong kalayuan sa bangka. At yun, kakita sana tayo ng lapu-lapu. Yun nga lang, nung tirahin natin ay gumala ng konti, kaya titinamaan. Another pagsisit mga ka-channel, kung saan mayroon tayong napansin na isang lapu-lapu pa rin ang ating target. At yun nga ay pumasok dito sa di gaano kalaki ang bato, kaya nahirapan tayo sa pagtira. Sayang, good size na sana ang lapu-lapu na yun. At nung pagsilip ko ay umikot ng bahagya sa kabilang side, kaya di natin natira ng maganda. At pagkatapos nito ay umahon na rin ako upang umuwi. Kaya let's go!
Ayun, no? Uwian time na, mga ka-channel. Pero bago tayo umuwi, ay subukan natin sa harap ng isla. Baka sakali na mas malinaw. At ito, familiar ba sa inyo ang lugar na to? Ayan, no? Madalas dito na ngangawil ng pusit ang kapatid ni Tangay Randy. Yun, mga ka-channel, plano ko sana na maglipat dito sa harap ng isla namin, pero wala, nakalabo pa rin talaga. Ayan, halos di makita, kaya pinya na tayo. Huli natin tatlo, isang malbo broker, labo-labo, murahan. Maraming salamat sa biyayang ipinagkaloob sa atin ng may kapal ating Panginoon. Ayan, kahit tatlo lang, at least solved naman yung araw natin. Marlboro grouper, isang good size na lapu-lapu at big surahan naman. Sabi, hindi talaga tayo mawala ng surahan. Ang galing. Yan ang pinakahari natin sa araw na to, isang Marlboro grouper or luba. Palabas natin, mga ka-channel, para magbintan thesis, para makapang-load tayo. Load. Okay. Yun. Hintay natin ang ating malahiganting Marlboro grouper or luba. Yan. Ang bigat. Sa mga sobra 10 kilo siguro. Woohoo! Grabe. Salamat at nahuli na rin natin ang ating inaasam. Marlboro grouper. Yan, laki. Tapos may laman pa sa tiyan, no? May kinain. Bibinta nila. Nila para mayroon tayong ano sa bundok na kayo magdando para ano malilim. Yun, no? Ayun, nakauwi na ang nagpabinta ng luba. Ewan kung ilang kilo dito na sila. May dalang tinapay, may dalang Sprite. Ilang kilo? 13.7. Ba, 13.7? Like 200. Wow. Ayan, yun, 13.7 nga. Ayos, mga ka-channel, ayos. Solved na ang ating load, pang-load. Naka 2,740, tama? Ayun. Okay. At ito ang pinakamalaking luba na nakuha natin sa siguro limang luba na ang nahuli natin. Simula nung namamana tayo ay pinakamalaki na luba na nahuli natin ay 13.7 kilos. Grabe. Ang saya. Ang sarap sa pakiramdam na makahuli ka ng ganito kalaki. Tapos spine shot pa. Ang ganda ng pagtira natin kanina dahil ayun, sa ulo nga tinamaan at hindi tayo pinahirapan. Salamat naman dahil siguro naman yung nakaraan din na nakita natin na luba na tinira natin tapos natanggal ay kasing laki din siguro nung luba na yun. Pero okay lang, nakamove on na rin tayo sa luba na yun. Matagal na tayo nagmove on dun. Thank you. Yun, ito na yung kinita natin, mga ka-channel. 2,740. Ayan, ito yung natira. Ayan, 2,070 ang natira.
So malaking bagay na rin to at pang-load natin sa araw-araw dahil talagang kinapos ako at yun nga ay dinadalangin ko na sa araw na to ay makahuli tayo ng pambinta para makapanload at di naman tayo binigo, pinagbigyan naman tayo ng Panginoon. Salamat sa Panginoon na lagi niya tayong iniingatan. Yun mga ka-channel, at siyempre di pa dito nagtatapos, mag-iihaw tayo mamaya, kakain at shout out na rin. Ayan, ang ating huling good size na coral trout ay prituhin. Mainit na mantika, piniritong isda. Eh mga ka-channel, mainit na yung kawali. Mantika na rin yun. Prituhin na natin ito yung isang pirasong lapo-lapo. Piniritong lapo-lapo. Yun, papuy na tayo, ayan, para sa ating ihawi na surahan. Ayan, para sa hapunan. Okay kayo. Hehehe, ayan. Madinas na. Plaster na natin yung ating patunga ng ihawan. Hehehe. Okay kayo. Hehehe. Ayan, 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 ayan. Isalang na natin. Nakasalang na ang surahan. Aguy, kalami na po, oy. Hala. Shout out kay Bay Binji. Yan bay, surahan na po, bay. Surahan naman ang ating nakayanan. Yan, baliktarin na natin. Okay. Okay kayo. Grabe kataba. Hindi naman ito maubos natin ngayon. Grabe kalaki. Lami kayo. Ayan! Surahan na naman! Hehehehe! Yun mga ka-channel, ayan. Hanguin na natin yung ating inihaw na surahan. Yala! Ayan! Grabe oh! Sana hindi na overcook kasi matagal bago na hango. Ang bango, parang litson. Grabe, lame kayo. Okay, magandang hapon. Ayan, umaga tayo magkain mga kachain para mas maliwanag, makita tayo. Yan, ulam natin sa hapong ito. Ayan, buksan natin to. Ang ating litson na surahan. Kaya ako tinatawag ng litson mga ka-channel kasi yung amoy niya ay talagang amoy litson. Amoy pa lang, litson na. Yan, misis, kain, kain. Kain tayo mga ka-channel. Kahapon ay surahan. Ako kagabi, ngayon surahan naman. Lami kayo mga ka-channel. Wala dito si Boy Surahan. Bis, paglalaro. Ang laro ng plastic ko. Ayan. Anta kaon. Magandang hapunan mga ka-channel. Pero masarap ang surahan kapag mainit. Kapag malamig, hindi na siya masarap. Amoy pa lang, gusto ka na. Ayan, may pinirito pa oh. Ulo ng coral trout. Harap na naman ang ulam namin, Kuya Benji. Surahan na naman. Yun mga ka-channel, nakakatatapos lang natin kumain at busog na naman, nga lang ay di naubos pero may nagwagi na
Dahil siya ay nandito. Yeah, no? Solong-solong yung surahan. Si Boy Surahan. Oo. Kaya mo ubusin? Hindi. 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 Ah, hindi niya daw kaya ubusin. Ikaw, ano masasabi mo? Napakasarap mga ka-channel dahil napakataba. Yun. Maraming maraming salamat sa surahan na bigay ng dagat para makaulam. Maraming salamat sa biyaya mga ka-channel. May kape pa. Busin mo yan ha? Hindi kaya? Yan, surrender si Boy Surahan. Hindi niya kayang ubusin. Ibigay mo na yan kay kuya mo. Ayaw mo? Ayaw niya daw ibigay kay pong ulam niya daw bukas. Yun mga ka-channel, dumako muna tayo sa ating shoutout sa pagkakataong ito. Shoutout po kay Jean Family Mendoza, Sir Noel Lorenzana, Pilayo Galito Family from Boracay, Leja po 7FF sa may bahay po ni Sir Dennis De La Cruz ng Nae Cavite, Miss Sabina Esguera. Sige po mama, gawin po natin yan next upload. EU Sir KF2SY1TID8. Baka hindi nyo po tinatapos yung vlog sir, nasa huli po. Sir Julito Cuesta, Roberto Laksina, kay Alin Luber 5113 from Hulusulu, Smelling Promos GB8XB from Dinagat Island, Joselito Oliveron, hindi po yan sir, sa lahat po ng nagpa-shoutout, gagawin po natin yan. Ruben Borges from Cebu, Mabulu, Reynold Bisto watching from Capiz, Juralix TV, shoutout po. JR Silagan, maraming maraming salamat po sa hindi po pag-skip ng ads. Irene De La Rosa, 7445, shoutout po, magandang araw po sa iyo. Jose Closa, 971. Ramil Umbay from Bohol, Tagbilaran. Manalo Haison, Irene Samaniog. RU sir, pakikompleto po ang inyong mga name kasi ganito ay nahihirapan kami. Jidern Damayo at sa lahat po ng Damayo family from Pulumulok, South Cotabato. Ingat po kayo palagi. EDR TV, shoutout po. Rolando Tadipa. Sa lahat po ng taga-Gayong Cordon Isabela kay Sir Bernie Basilio, shoutout po. Liba Mendoza, shoutout po. Hello po, Miss Jane, kumusta po? Shoutout kay Mark Stanley Murillo at kay Basti Pogi ng Duha Kataar. Birds TV, Junjungay, Sir Rodolfo Dinglasan at kay Sir Rodaclaro. Gino Austero, 8537. Shoutout po kay Boots Kasumpang at sa kanya pong anak na si Mi Auchili at si Butchi. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. God bless. At yan mga ka-channel, hanggang dito lang muna ang vlog natin sa araw na to. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Lalong lalo na po kay Boy Isla Primitive Islander at Ariel Fisherman and Joy Adventure at sa Team Harabas at Lucas C. Shoutout po. Ingat po kayo palagi. And God bless.